Yo, what's up? What's up? Kamusta kayo lahat? I'm back. With a bam. With a bang. Ito na nga. Pero bago tayo mag-start, the complainants business. Eh siyempre, pag-complainant dapat inalagaan natin. Diyan naman tayo nabubuhay. Kaya naman tayo nandito dahil sa complainant. Eh, ba't ka ganon? Diba? Tama. Tama, ang galing mo talaga, idol! Eh siyempre, pag-complainant dapat inalagaan natin. Diyan naman tayo nabubuhay. Kaya naman tayo nandito dahil sa complainant. Eh, ba't ka ganon? Diba? Diyos ko, may bago na naman. Oh! Tuloy! Half men pero umamin. Tama yan, idol. More complainants, more fun. Siyempre. Kailangan natin ang Oken Romero. Sama na din si Rappi. Mga nanonood now. Shoutout, oh. Siyempre, kakain tayo. V-cut. Salamat si sponsor. Thanks, Ninang Berry. Ubitril, eh! Ah, let's do this. Ito, may it pa. April 12. 1 hour ago, dude. Ah, let's do this. Yan, more complainants, more fun. Si Tulfo, T-back, ang gusto. Salamat, Ninang Berry. Ah, game, tuloy! Magandang araw, mga kaibigan. Magandang araw, sir. Bigyan ko kayo ng update ngayon tungkol sa dalawang manifesto ng mga PMA graduates. Dalawang manifesto? Number 2, 230 lang sa kalam. Plus 1 tayo kayong up. Dalawa? Wait. Dalawang manifesto? Hindi kami updated, general. Ng mga PMA graduates. Ang unang manifesto ay yung pagkundina kay Senator Rappi Tulfo. Who? Dalawa? Wait, what? Mas juicy, more Balenciaga shoes. Nanganak na, geometric progression. Sino daw? Ang manifesto ay yung pagkundina kay Senator Rappi Tulfo. Oh. So, alam mo, hindi ako naniniwala dyan eh, yung sa ugali ni Idol. Alam mo bakit? Dahil dito. Or maybe, pare. Kasi yun ang gusto ng mami ko eh, na maging pare ako. Kaya lang, hindi niya ako pinasok sa seminaryo eh. Lahat ng kapatid ko pinasok sa seminaryo, pwera lang si Rappi, si Paeng. Bakit kaya? Mami, ba't hindi niyo ako pinasok? Wala kayong tiwala, no? Diba? Hindi ako naniniwala dyan sa mga aligasyon na yan. Gusto magpari ng tao, tapos sabihin niyo masamang tao. Kaya naman. Oo nga, hindi ka paniwala yung general, diba? I don't even believe it. Yung tinawag niyang duwag kay Senator Rappi Tulfo. Yung tinawag niyang duwag si Private First Class. Akala ko yun lang yung manifesto. General, teka. Akala ko yun lang yung manifesto. Meron pa? Ano ba yan? Magpapari pa. Magpapari nga dapat yung taong yan. Napakabait niyan. Ano ba naman kayo? Ba't kayo ganyan? Napakabait yung tao niyan. Maniwala kayo sa amin. Oh, totoo. Tama. Tama yun. Teka. Hanapin natin yung proof natin. Siyempre, kailangan natin ng proof. Asan ka na? Ayan.
talaga. Oh. May nag-send lang nito ah. Huwag kayong magalit ah. May nag-send lang yan eh. Oh, napakabait niyan. Tingnan niyo yan oh. Oh. Magpapari nga yan eh. Oh. Ma naman eh. Naloko na. May gagi saan to. Saan siya ba yung santino? Uy! Sino? Gagi, nakita ko na naman yan. Gagi, umiiyak. Bedding dugo. Hello, hello, Miss Rosani. Si Rafael Turbo. May camera na naman. O nga, no. Sino yung may camera? Sino ba dyan yung inaangal mo, Janet? Si Narciso. Sino ba inaangal mong may camera dyan? Yung sa kaliwa o yung sa kanan? Yun umabot. Yun pala dapat. Sa pinakaharap siya uupo para walang... Oo nga, no? Nasolve mo rin, bro. Rasil's dad eh, no? Nasolve mo rin. Easy lang pala yung ano, solution dyan eh. Ganda ng quality ng camera ng PR team ni Therapy. Tama nga eh, no? Santo ng ano? Oh, tuloy natin ano, General. Tama nga rin. Nasolve mo, pre. Wow. Ano yan? Sorry, pero napaplastikan ako, ha? Santo Monyo. Siyempre, Patron Saint of Marriage yan. Hindi. Huwag ganyan. Fake news yan. Just yan. Tapos Raymond Canlong. Ay, sinasamba sarili. Ibang klase. Hindi ba narinig? Perfectionist nga siya. O, katunayan. Siguro hindi omnipresent. Pero present sa iba-ibang lugar at the same time. O ito, ayaw maniwala Tatay Amik. Ay, problema sa inyo eh. Wala kayong tiwala kay Idol eh. Iba si Rafi, iba si Mary, iba si Ranette. So, kailangan ko siguro ng clone. Siguro, pag meron akong mga clone, hindi na ako magagalit. Kunyari, o, ikaw, clone number 1, clone number 2, number 3, number 4, number 5. Gawin yung trabaho ko, ako'y upo lang. Pwede. Yun siguro. Kung maka-invento na ng clone, then yun ang magpapatakbo ng RTIA at ako'y pwede na magbakasyon, magpa-relax-relax. Ilan daw yung clone? Gawa ka na rin planeta si Rapi. Ilan daw yung clone? Ilan daw? Ilan daw? Narinig ba kung ilan? Bibilangin ulit natin ha. 4 clones. Bakit kaya 4? So yung nakaupo, yung nagpapahinga, yun yung single. Tiga. Wait. Yung nakaupo at nagpapahinga, yun yung single. Tama ba? Walang asawa kasi. Ulitin nga natin. Wait. Ilan ba ilan? Iba si Rafi, iba si Mary, iba si Ranette. So, kailangan ko siguro ng clone. Siguro, pag meron akong mga clone, hindi na ako magagalit. Kunyari, oh, ikaw, clone number 1, clone number 2, number 3, number 4, number 5. Gawin yung trabaho ko, ako'y upo lang. Pwede. Yun siguro. Kung maka-invento na ng clone, then yun ang magpapatakbo ng RTIA at ako'y pwede na magbakasyon, magpa-relax-relax. Wait.
Single pa yung clue number 5. Hindi pa natin nakikilala partner nun. Yung clue number 5. Clue number 1, number 2, number 3, number 4 eh. May 5 pa. Tapos yung nakaupo, eh syempre forever single yun. Right? Bakit? Walang ginagawa, walang makikilala yun. Papahinga nga lang eh. O eh, ibig sabihin, walang makikilala yun. Yung clue number 1, alam na natin yan. Clue number 2, alam na natin yan. Yung clue number 3, hindi ka sure. Nakataka sabi kami, ah, now you know. At ang ilibayan, talo ka talaga dito eh. Masturbator. Mukhang na-bait ka yata doon. Banggitin mo, coach. Atoy Libayan, sorry ah. Sorry ah, at this point. Kaparagi ko kay Idol dito. Na-bait ka dito. GG. Pero na, at some point, na-predict ko na to, di ba? Sa interview kay Ma'am Julie. Alala nyo? Mate-technical ka dito eh. Iba yung birthday. Iba yung tangko. Di ba? It makes sense. It's the clones. Of course, mahirap naman. What if, ito, just conspiracy theory. What if valid yung ano, presumptive death? O nga, ano nagawa niya na? What if valid yung presumptive death? Ano, meron na pala. Ano lang ha, conspiracy theory lang ha. Kaya laging talo dito si Ma'am Julie si Attorney Libayan. O sige, tanong lang. Pati ito sa mga generals, talo rin. Kayo ni manifesto nyo. There's 6 of them. Eh yung isa, yung original nagpapahinga. We don't even know if we have met him. try na. Na later on, namatay sa labanan sa Maguindanao. Namatay siya. Nagkababalik ako. Bibili na ako bigat. Yan tayo eh. Clones na lahat. Ay, ayan. Inspired by Multiplicity ni Michael Keaton. Oh, patay tayo dyan. We're done, guys. We're doomed. Maybe that's why akala nung Tool Fanatics ay Diyos na buhay si Idol. Kasi pag nasa Dubai sila, nandun yung ano, si Tulfo. Pag nasa Kuwait, nandun si sa Kuwait. At the same time nasa Senado. Oh! No! I was right. Yung hearing na nag-walk out, it was a trap. Why? Sino yung nasa studio? Damn it! Omnipresent. Oh my goodness! O kaya pala, ang talino mo, coach. Damn! Si clone number 2 ba yun? Damn it. May problema pa tayo. This is CIA
CIA level conspiracy shit, guys. This is Area 51 level ng conspiracy theory. Come on! Who's gonna run the ninja? Sino gagawa ng ninja run? Iba ka talaga. Naisip mo yun? Man, that makes sense. Now I can reconcile it. Hindi ko gusto, Annabelle. Hindi ko gusto, nakatingin na ako. Hindi ko trip. Pang reptilian. I was right, dude! I was right all along! The reptilian guy. I was right. Interconnects. Sorry General ah. Mayor Magalong, Attorney Libayan, Ma'am Julie, and myself. We're gonna fail. This is indeed Tulfo Nation. Member of six. We are. Hoy, kilo na ba ito? We are Tulfo Nation. We are. Oy, clue number 3. We are Tulfo Nation. Ah. Tulfo Nation member of 6. Ah. Ah. Tama. Oh. Ano? Kaya pala busy in everything eh. Dahil dyan, gagi ka. Oh, okay. Sex or chocolate? Siyempre sex. Mabilis o mabagal? Mabilis. Lights on or lights off? Mas maganda bukas. Favorite position? Ay, traditional. Pag natutulog po. Ah! She's tricking us. Why? Sabi niya, kapag marami raw siyang clone, papahinga lang daw siya. Pero nagpapa-interview yun. Who's that clone? I think that's the clone number 5, right? Ah, you cannot trick us anymore, idol. Kayo, next boss si Spencer. Magkasunod content niya sa'yo now. Think about it. Sabi niya magpapahinga daw siya. Wait! There's a problem with that claim, idol. Dapat nagpapahinga dyan ngayon si... So that's the clone number 5. Ah! You cannot trick us, idol. Ha? Kala mo, ha? Ah, tuloy! Isang bayani. That was mga private first class Raymond Canlog na later on namatay sa labanan sa Maguindanao. Namatay siyang isang bayan. Yung tinawag. Kaya din ba dumadami ang clones kaya to ni dahil sa clones? Hindi sila nag-usap. Nagkasali siya yung counts. Wait! Sino nag-file sa Isabela? Sino? Think about it. Tuloy! Yang weights. Ang unang manifesto ay yung pagkondena kay Senator Rafi Tulfo. Oh, pagkondena. Dalawa yung manifesto ah. Oh. Yung tinawag niyang duwag si Private First Class Raymond Canlog na later on namatay sa labanan sa Maguindanao, namatay siyang isang bayani.
That was mga 5 or 6 days ago, yung manifesto na yan. Umiikot pa rin hanggang ngayon. 6 days ago? Umiikot pa rin ngayon? Wait, what? So ano na ang kwan? Ilan ang nakapirma? And then mga 2 days ago, may... 2 days ago? Meron? Ano ba? Another manifesto. Nagsi-circulate din among PME graduates. Manifesto naman condemning BP Sara for her silence. Yung... Okay. Akala ko rapid tool for rin eh. Whew! Okay. Wala siyang imik, wala siyang comment tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea. Yan, yan. Okay, 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 okay. Guys, palike po ng live and share rin live ni Kayo. Salamat. Don't. Nanonood ka ba kanina kung ano pinag-uusapan namin? It's about the clones, dude. You don't share that kind of shit. Now. So, dalawang manifesto. Okay, unahin ko lang muna, i-update ko kayo sa yung naunang manifesto, yung condemning Senator Rapi Tulfo. Okay. Mm-hmm. Nako, hindi na mapigilan, padami ng padami. Compare natin yung unang manifesto ng PME years last year, yung pag... Level 5 security threat na si Kayo. Dude, alam niyo na, I just discovered the first model ng clone. Council of Paengsia. Pag ako bigla na lang nawala, ako yung second generation ng clones. Manifesto, hindi niya yung Serapi. Oh. Panawagan para palayain si Ka Eric at Doc Padoy. Sa isang araw, halos 200 ang pumirma. Then, dahil sa napakalakas ang dating ng manifesto ng mga premiers, yun, pinalayas ka agad si Ka Eric at Doc Padoy. Ha? So, maraming, ano, maraming lakas ang dating ng manifesto. Baka Kayo, clone ka ito. Hindi ko na ngayon tuloy alam. I get him now. I'm not even sure kung anong consciousness yung hawak ko. Do we have like centralized consciousness or not? I'm confused. Ano yung memory yung ina-access ko? Is it the one? Dude, I'm confused. I'm sorry, guys. I need to sleep first before I actually think about this. Adorable clones. I think you'd like that, guys, right? Konoha. Shout out sa'yo, bro. I think you'd like that. Ito ng mga premiers, yun. Pinalayas ka agad si Ka Eric. Ado clone. Pero ano itong kay Ka Eric? Si Ka Eric at Doc Padoy. Ito ng PME years, last year, yung panawa. Babo si Emoy pag dumami ka. Hello, Sapphire. Pagan para palayain si Ka Eric at Doc Padoy. Sa isang araw, halos 200 ang pumirma. Guys, nag-glitch ba ako? And dahil sa napakalakas ang dating ng manifesto ng mga premiers, yun, pinalayas ka agad si Ka Eric at Doc Padoy. So maraming nagreklamong premiers dahil hindi pa ako nakapirma. Nasaan na yun? Ah, may ganun. Grabe. So ito, mas grabe ito ngayon dahil sa aking research. Naging mali pala si Ma'am Julie ng Kinaso. Dahil pala presumptive deaths. Well, on the bright side, valid yung kasal niya. Kay Joe Pearson. Oh.
After 5 or 6 days na pag-ikot among PMAers, specifically retired ah. Kasi yung mga active, gustong pumirma, kailang hindi pwede. Ah, hindi pwede yung active. Yung active, retired lang. Umabot na po, 500 plus na ang nakapirma sa manifesto condemning yung pagtawag ni Senator Tulpo na duwag ang isang bayani sundalo na namatay sa labanan. Tinignan ko yung listahan, in-review ko. Nako, ang isang pumirma doon. Ito na guys! Hindi ko alam kung ano ko yun. Maybe, lawyer. Yes, kasi magaling akong noon makipagdebate nung maliit pa ako. You should be a lawyer right now. Ano ba ang effect ng manifesto, Adorable? Good question. Parang PI? Mayor. Bakit mayor pumirma? Ah, hindi basta-basta mayor. Ah, hindi pwede mayor lang. Lawyer ba nga? Imagine president, hindi umatras. Oh. Mayor Benji Binamin Magalong, class 82. Oh. Yun. Hindi siya basta-basta mayor. I think, mayroon bang mayor na PME graduate? Wala ata eh. The only mayor in the Philippines, correct me if I'm wrong, the only mayor sa Pilipinas na PME graduate is Mayor Benji Magalong. Mayor Libs! Labas! Iko-clone kita! The only way na i-balance yung scale is i-clone ka 6 times. Para 6 yung magko-content kay Rafi Tulfo. Yo, I think si Mayor Magalong nga lang. Kayo nag-glitch ka or lagal... One and only, oh. Attack of the clones. Napaka taas po ang... Bata pa ako, kilala ko na si Mayor Magalong eh. Yan, sila. Respeto ng mga men and women in uniform kay Mayor Benji General Magalong. Pumirma siya, number 233 siya. Yan, 233 sa balota. Meliap, wala na ngayon effect. Tinitira mo si Mayor Magalong. Kaso mali yung timing mo. Dapat ngayon ka palang titire. Di ba? Mali. Mahina ka eh. Mahina yung timing mo eh. Dapat ngayon ka palang titira. Wala eh. Inunahan mo na eh. Wala eh. Ganyan na talaga. Masyadong iba yung timing kapag sabog eh. Di ba? Sa listahan. Kaya nung masya, number 233 siya sa listahan. Kaya nung nakita ko yung pangalan niya, sabi ko, wow. Timing is everything. Nag-advance ka kasi yun. Wala nang effect ngayon yung atake mo. Kailangan mo matuto sa naglagay sa'yo sa mapa. Mua. Ito palang dapat yung right timing ng atake mo. Ito palang, Meluyap. Mali ka eh. Wala na. Sa Vogue. At makabawi kasi, di ba? Amo ko, yung second horn of the ano, destructive trinity, wala pa rin, di ba? Timing is key. Come on! Nakakatuwa naman ito. Legend itong si General Magalong eh. Noong panahon ni Pinoy, yung Mamasalpano Massacre. So, inimbestigahan. Ang nag-imbestiga, ang head sa investigation... Relapse. In advance. Oo nga eh. Mabilis. Guys, kapag ba naka-ano ka, kapag ka naka... Natobas lang, malakas. Pag nagalo,
iba ba yung ano, reality of time doon? Hindi ko alam kasi. Kailangan niya kasing bilisan, backlog siya nga kayo. Jan Simmons. Ask ko lang po, sino ba tong vlogger na to? Walang maintindihan. Walang katoria-toria. Mag-vlog. Wala kang kwenta. Vlog ka, baliw. Ayaw namin sa iyo. Baliw eh. Ayusin mo nga mo lang paano magsalita. Panel ba ng PNP si General Magalong? So no, yung panel ba ng PNP si General Magalong? So nung tapos ng investigation, ay parang lumalabas na may ano si Pinoy, yung presidente. Parang madadamay. Awit. Galit na galit, gusto manakit. Awit. Salamat, Notsky. Awit. Nako, ito pong nangyari. Kinausap si Mayor General Magalong na tanggalin mo yung kuwan ng presidente at maging PNP chief ka. Ang gandang offer nun. Pag ordinaryong tao yun, o general, wala na. Tinanggap na yung offer, PNP chief na. But doon, yun po ang legacy ni General Magalong. Yung kanyang character, integrity. Niluyap. Ngayon palang dapat yung sugalan sa Baguio eh. Huwag ka mag-alami pang dibang din ako doon. Timing is everything, Meluyap. Timing is everything. You have to play your cards right. Ha? Huh? Bawal nga pala sugal. Hindi mo tayo nagsusugal. Naglalaro lang tayo. Integrity, oh. Galong. Yung kanyang character, integrity. Pinaliwala niya yung pagiging PNP chief niya. Sinunod niya yung tama. Kung ano yung findings nila, yun ang pinirma niya. Yun ang lumabas sa report na may kapalpakan ang presidente. Awit. Yun po ang General Mayor Magalong. Kaya tuwan-tuwa po ako na kasama siya sa pumirma. Kasi, naku. Sayang yung Senate hearing. Binanggit pa naman si Mayor Libs dun. Sugalan sa Baguio. No, kala mo, Tulfo. Ikaw lang kayang... ikaw lang kayang gumanon. Akala mo ba talaga ikaw lang yung malunod na patangan si Mayor Magalong sa Baguio. Sugalan na yan, ha? Tapos yung resource mo, yung ano, yung bobong kriminal. Tapos, anong gagawin mo? Hindi mo na videohan, sabihin mo, wala na doon. Ganun na ba? Oh. Masayot hearing kaya ito? Ba, malaman. Sino man naman ang hindi magagalit? Tawagin mong duwag ang isang ano, bayani. Sa post ni, ano, post ni General Romeo Pukis ng... Yun, General Pukis. Oh, yun. Air Force General ito. Yung last word daw ni PFC Canlog, ni Labanan ano? Parang lumalabas na outnumbered sila. Ganito sana, ganito ang sabi niya sa makasama niya. Mag-withdraw na kayo. Maiwan ako. I will cover you with fire. So, pina-withdraw niya yung mga kasama niya. Siya nagpaiwan, ito na kung may kasama, siya ang nag-hold the line. O di, sinakripisyo niya yung buhay niya. Yun, namatay, bayani. Duwag ba yun? Ah.
si Rafi Tulfo, tarangin na natin siya. Sabi, nakakaiyak na kwento, nakakasakit damdamin na isang bayani tawaging duwag. Okay? Totoo. Totoo. Ikaw pala yung topic ni... Sino ba sila kalye? Anong ginagawa nun ngayon? Puntan ka natin. Spencer. Ito ba? No comment. Isa lang yung alam sa vocabulary. No comment. Hindi pulido kasi CGI, hindi realistic. Marcos Alliance is my lolo from war. Try. Pinatid dito, katulad mo, Atty. Claire Castro, yung kapakanan ng mas nakakaraming Pilipino. Ano yan? Like economic? Like, para ba ba yung, ano, kung mag-explore, kung may, doon, kung may natural resources? Hindi, di ba agad? Sige, okay. Di ba agad? Tama si Sarah, tahimik na, no comment. Hindi sila realistic. Ano sila, anime? No comment kasi nag-aaral pa si VP Sarah ng Chinese Mandarin. Ha, kailangan Chinese din. Okay. Ano mo? No comment. Hindi mo yung mga luso utak nito eh. Ano mo? No comment. Oh, ito, sigamatis analysis. No comment. So, tayo, ano? Ano ang connection? Ano ang connection ni Sarah Duterte sa pagpapatakbo ng gobyerno? Sige nga. Si Sarah Duterte ba ay nakakaapekto o siya ba ang may gawa ng mga corruption, smuggling dyan sa West Philippine Sea? Anong connection ni Sarah Duterte doon? Meron ba siyang pakialam doon? Meron ba siyang magagawa doon bilang Vice President? Eh, ito naman problema sa'yo. Puro no comment ka. Paano naman yung reklamo? Huwag niyo i-block, no? Kaya mo sila dyan, baka mamaya magreklamo yan eh. Ang problema sa iyo, Kachongo, kaya kayo nadidemanda ni Atty. Kabutas. Eh, hey, wala pa akong demanda, tanga. Ang kulit mo. Mga, ayan, no comment. O ano masasabi mo doon na Kachongo? No comment. Sinasabi mo, no comment. Ang issue dito, dahil hindi sumagot, eh kung di ka ba naman tanga, ano bang, bakit ba gusto nyo pasagutin? Ano ba ang issue nyo? Kay Sarah Duterte, kaya nyo siya pinapasagot. Hindi ba yung kanyang opinion? Ang issue nyo dito, gusto nyo makuha yung opinion niya. Eh bakit ngayon sinasabi mo ang issue na rito ay yung no comment? Anong, paano naging issue yun? Oh. Diba? No comment. Ewan ko sa'yo. Hindi siya siguro yan. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo. Naka-live to eh. Kachongo, no comment. Ayan. Naka-live to eh. General Rason, tapos isang Coast Guard Admiral. Ayan na. Sige na, sagot. Asan na ako yan nangyari? Keep. Discard clip. Nangyari. Uy. Sagot ko, issue nyo kay Sarah Duterte. Ang malaman nyo kung ano ang istan niya? Ang issue rito, yung istan, hindi yung no comment, mga gunggong. No comment! Diba? Kachongo! Ano nga issue? Paliwanag nyo ngayon dito, ayan, no comment.
Ano talaga, hindi ba ang issue niyo ni Attorney Claire Castro dito? Kayo mismo, ano ang stand ni Sara Duterte? Oh. Hindi yung no comment. parang gagsas, ganito lang yan kachongo eh. Kunyari ako, may issue ako kay Kachongo. Oh, Kachongo, ano ba ang issue ko sa'yo? No comment. Ano yun? Anong no comment? Ganito yan, papaliwanag sa'yo mabuti. Halimbawa, ikaw, Kachongo. Kachongo, bakit ba mukha kang chongo? Ang issue, Bispes, bakit ka ganyan? Eh, may issue ako, bakit ka mukhang kachongo? Kasi yung kapitbahay ko, parang kamukha mo, kachongo. Magkapatid ba kayo? Gusto ko lang malaman kung ikaw talaga ay chongo. Eh, hindi ka sasagot ngayon. No comment ako, Spencer. Ano ba issue ko sa, ano ba tinatanong ko? Ano ba ang gusto kong malaman sa'yo? Hindi ba kung ikaw ay kachongo, kung ikaw ba ay chongo talaga dahil kamukha ka ng kapitbahay ko? O no comment? Eh kung di ba naman bobo to? O ibig sabihin? Gagawin mo pa akong tanga. O so ibig sabihin, pag sumagot ng ano, ng ang issue rito no comment, sa Duterte. Pag sumagot ng no comment, mukhang tanga. Eh, salamat. Eh, ang gusto nyo, ang opinion niya o stand niya doon sa West Philippine Sea. Pero dahil hindi sa mandag ko, no comment siya. Ang issue nyo na lang ngayon, no comment. Eh, buti ba kayo mga tanga? Oo. Oh. Pareho-pareho kayo ni Atty. Kabutas eh. Mga tanga kayo eh. Kaya kayo nadidemanda. No comment. Kahit nag-a-adhonim lang, masasabi ko lang. Hindi ako nag-a-an. Sinatanong ko, nagbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa, may issue ako kay Kayo. Oo, Kayo. Tinatawag kitang kachongo eh. Kasi tingin ko mukha kang chongo eh. Anong lahi nyo ba? Ay, may lahi ng chongo. Totoo ba yun? No comment. Yun ang issue ko. No comment. Kay Kachongo. Kay no Kakayo. Ngayon, hindi sumagot si Kayo. No comment, Spencer. Aba, yung issue sinasabi ko na ngayon, yung no comment pa, yung ba tinatanong ko kay, yung ba gusto kong malaman kay Kachongo, kay Kayo. Ang gusto kong malaman ng issue ko, kung ang lahi ba talaga ni Kayo ay mukhang chongo. Yun ang... Kita mo yung kabubuhan itong taon to. O di apply mo yan kay ano? Kay Inday Sara? Ayun ba yung gusto malaman kung no comment? Hindi, kung ano yung position niya sa China. Sa China, di ba? Ay di apply mo. Ang bobo nito. O. Ang issue ko. Hindi yung hindi siya sumagot. Tanga talaga. Ay di apply mo. Mr. President, bakit ayaw mo magpa... May issue kami sa'yo. Gusto namin malaman kung ikaw ay talaga nagpupulburo o hindi. Hindi sumasagot si Bongbong Marcos. No comment. Oh, no comment. The same thing na parang no ko. Ano issue namin? Yung bang hindi pagsagot ni Bongbong o yung pagpapadrug test? Natural yung pagpapadrug test. Oo nga. Eh, hindi ba naman kayo mga tanga eh? No comment nga. Slow ka lang, tanda hanggang ngayon hindi mo magets. Anong hindi ko magets? Kayo ang mga hindi makagets. Ang pinipilit nyo kasi rito dahil hindi sumagot lang ng no comment. Yun ang issue kay Sara Duterte. Ang bobo mo, tatang. Yung ba yung tinatanong? Ba't no comment? Yung ba yung gusto malaman? Di ba hindi yon? Ang bobo talaga. Hindi naman. Ano ba ang stand mo sa West Philippine Sea? O yan. Yun ang gusto nyong malaman. Yun. Yung stand niya. Yun. Abi, ano gagawin mo kung kayo magsalita? Oh, eh, yun nga yung problema eh. Yun nga yung problema, bobo. O di, ibig sabihin, hindi yun yung gusto namin malaman. Ay, ano mong gagawin yun? Di ba yung tinatanong namin? Yung magagawa namin, bobo talaga. Kakainis. Baguhin ko lang yung title nito. Yun yung si... Ngayon, babalik ko sa kay Bongbong Marcos. Ang issue namin kay Bongbong Marcos, bakit ayaw niyang magpa-drug test? Eh dahil hindi siya sumusunod. Ano ba issue namin ngayon? Yung hindi niya pagsunod o yung drug test? Diba? No comment ulit. No comment. Pero wala tayong magagawa doon kung ayaw niya mag... Eh bakit kami ba? May nagagawa ba kami kay Bongbong Marcos kung ayaw niya magpa-drug test?
Pwede ko mag-comment dyan? Mag-presidente ka muna. May nagagawa ba kami? Nasabi mo lang yan kasi hindi ka presidente ka mo. Pero hindi kami tumitigil. Nang kakasabi, magpa-drug test ka. De sabihin niyo, magsalita ka. Pero huwag niyo sasabihin na issue niyo ngayon ay no comment. Oo. Oh. Hindi naman kasi yung tinatanong. Ano issue niyo muna eh, yung stand niya eh. Oo nga. Tapos napunta kayo sa no comment. Kung di ba kayo mga... Kaya nga, kasi hindi namin nakuha yung sagot. Oo. Oh. Ang tanga talaga. Mahina talaga utak nito. Bakit kayo sara ng sara Duterte ng Duterte? Sino ba nagpapatakbo ng bansang Pilipinas? Ikaw. Si sara Duterte ba? Ikaw. Di ba sa China ka? Ay! Sige, tanungin ko nga kayo mga kachonggo. Sino nagpapatakbo ng Pilipinas? No comment. Si sara Duterte ba? Sagot tayo, no comment. Bakit si Sara Duterte yung pinag-iinitan nyo sa nangyayari sa West Philippine Sea? No comment. Ano kinamalayan ni Sara Duterte doon? Oh, no comment. Eh, hindi naman siya presidente. No comment. Kahit nakasapi siya ng national security, oh. Blah, blah, blah. Still, the president pa rin ang masusunod. No comment ulit. No comment tayo dyan. Trying hard comedian. Magpresidente ka daw muna bago mo punahin ang Eh kayo 'yon. Kami hindi kasi mga bangag kayo. Argumento mo 'yung tatantaka. Argumento mo 'yung tanga. Karapatan ko na punahin ang presidente. Oh. Tapos si Atty. Declare wala. Kuwayo nyo din. Ayan, mukha kayong tanga. Hmm. Ang tanga talaga. Siya may karapatan, si Atty. Declare, no wala. No comment. Okay, lang ang sasabihin niya. Sabihin mo kay Kachongo. No comment ulit. Sabihin mo kay Kachongo. At saka kay Atty. Kabutas niyo. Huwag kayo kamong bobo at tatanga-tanga nang hindi kayo nadidimanda ni Rapi Tulpo. Anak ng kamote. No comment. Abogado ito si Atty. Kabutas. Ay, ito ako? Si Rapi Tulpo, undergraduate. Gagi na kahit na ako. Natimanda ka pa ng kutakot-takot, Atty. Kabutas. Di ba? Gagi na kahit na ako. Abe, ang pinag-uusapan dito, yung kami, ewan ko sa inyo kung anong pinaglalaban nyo. Kami kasi, ang pinaglalaban namin dito, wala ako, guys. Yung nangyayari sa bansa, corruption, yung ako. Peace and order, wala pala. Yung kapakanan ng taong bayan. Epic to gagi. Hinaid ka na kayo. Sabi niya wag daw mag-hide. Oh. Wala nag-hide, nag-hide din eh. Ang alam ko wag mag-hide ka talaga. Para si Rapi Tulfo eh. Duwag. Sorry. Sorry. Then. Ah, oo nga, make sense. Hindi pala 'yun. Hindi pala 'yun ano sa kanya. Walang effect 'yun. Guys, gets ko na. Why effect nga naman yun? Kasi yun nga pala, duwag nga pala siya dahil ladon nga pala sa side ng China. No? Okay, anyway. Sige, tuloy na tayo dito. Tutuloy mo ba natin to? Ibahin ko lang yung title. Tutuloy mo ba natin to? Eh, nasira tuloy yung ano eh. Oh. Forestar. Ito may kasama, siya ang nag-hold the line. O di, sinakripisyo niya yung buhay niya. Yun, namatay. Bayani. Duwag ba yun? Abi. Nakaka-iyak na kwento, nakakasakit damdamin. Isang bayani tawaging duwag. Okay, balik tayo sa pumirma. May nakita ko doon isang PNP chief, General Rason. Tapos isang Coast Guard Admiral, four-star Admiral ha. Kalimutan ko yung pangalan. Tapos limang AFP Chief of Staff. Okay. Tapos, limang AFP Chief of Staff. Yung matandaanan ko lang is Dionisio Santiago, Abaya, Senga, Abu, and nakalimutan ko yung isa. So, grabe, ganun po. Pataas ng pataas, padami ng padami ang pumipirma sa manifesto condemning Senator Rapi Tulfo. Punta naman tayo dito sa isa. Hindi, okay tayo dito. So, ibig sabihin, ayun lang pala nito, parang sinoutout niya lang si Atty. Si Mayor Magalong dahil
dahil legend nga siya, lalo na sa community nila, di ba? Legend nga siya dun sa ano, integrity. So ngayon, nung nakita lang ng pumirma yun, wow! In-unhide ka, in-unhide na daw ako, ay tuloy natin, tuloy. At least in-unhide lang ako, no comment lang naman nasabihin ko, di ba? O sige, tuloy na natin, tuloy natin. Oh. Paparis niyo pa ako sa inyo, patay gutom. Oo. Kasi kayo ayaw niyo magsipagtrabaho. Tingnan niyo nga, tingnan niyo. Mga patay gutom kayo. Tingnan niyo nga. Oo. Oo. Oh, ito, sabi niyo kasi mag-BP muna si Castro. Tama, sinabi ko 'yon. Oh, meron na. Abay, kung pupunta kayo, ito ah, sabi niya. Sabi niyo kasi mag-BP muna si BP si Castro, ano? Karapatan nating punahin 'yon. Ang sinasabi ko dito. Oh, ano, sige, lusot mo, tatang. Eh, ayaw magsalita eh. Bakit niyo pinipilit? Nung hindi magsalita yung tao. Oh, anong kinalaman sa ayaw magsalita, tatang? Sabi mo mag-VP muna eh. Dapat sabi mo, wala tayong magagawa, ayaw magsalita eh. Pero sabi mo mag-VP ka muna. Oh, ngayon sinabi sa'yo, mag-president ka muna. Tapos naging karapatan mo, kaya Tony Claire hindi niya karapatan. Di ba, bobo? Oh. Kung ano-ano sinasabi, kailangan ba pag tinanong mo siya, sasagutin ka? Eh bakit si Bongbong Marcos? Kaya sabi ko, mag-presidente ka, mag-vice president ka muna. Oh, eh bakit kay PBBM sabay napunta kay Atty. Claire, mag-VP ka muna. Ginamit sa'yo, biglang karapatan mo na. Kaya Atty. Claire, hindi niya karapatan? Bobo? Eh kung sasabihin mo, na ang issue ko, ay ginagawa ko ng hindi ka nagsasalita, no comment. Still, ang issue ko pa rin, pinipilit ko pa rin siyang magpa-drug test. Iyon yung issue ko. Hindi yung hindi siya nagpapa-drug test. Abi kung ayaw niya, di pipilitin ko. Ang problema kasi sa inyo at ikaw, Attorney Claire Castro, nung hindi mo makuha yung sagot, ang issue mo nang, ang sinasabi mo na ngayon, yung kababohan na naman, hindi naman siya yung nagtanong. Ano, hindi na kuha yung sagot? Hindi naman siya yung nagtanong, bobo. Comment. Yun nga pinagtataka ko. Hindi na ako mag-atik. Tulad lang na nito si Attorney Kabutas. Hindi na ako mag-abogado. Ang saka nakakita ng abogado, 40 counts of libel. Madudulas daw. Abay, napaka-bobong abogado noon. Ah, sino yan? Sino may libel? Si Attorney Claire. Well, Attorney Claire, pinag-uusap natin, bobo ka, ha? Na ako ngayon. Ba't napunta kayo ito, Ilibayan? Napaka-bobo ng abogado nyo. Saka nakakita ng abogado na na-demanda ng libel. Pag gano'n ng abogado, meron akong kilala. Ta ngayon, magtuturo-turo ka ng batas sa social media. Tapos ikaw, madidemanda ka ng libel. Ang tanga, no? Ba't di ba katangahan yun? Si Attorney Claire, ano natin, topic natin, bobo. Sana kung ang demanda niya ay, buti sana kung siya'y nakamatay ng tao dahil sa pagtatanggol sa sarili niya. Buti sana kung siya'y nakasagasa. Pagtatanggol sa sarili niya? Eh, di ba yung libel pagtatanggol sa sarili niya? Kaya nga niya, kaya siya yung nakatanggol sa sarili niya, di ba? Related sa trabaho niya. Aha. Like this barman, di ba? Oh. Isasabihin mo, kabatas natin. Eh, paano ako makikinig sa attorney nyo? Eh, teka lang. Attorney Clear tayo, di ba? Ganda na yung ako'y driver na wala akong demanda. Hindi pa ako magmumukhang tanga. Oh, time to sleep, tata. Teka, may mga ako. Oh, yan. Grabe ka naman po manlait kasi bobatlis. Sabi ko, abogado. Hindi ko naman sinasabing hindi siya ako abogado. Ako topic doon, diba? Memo plus gold. At hindi ko siya sinasabing na, ano, katulad na sinabi ko lately, sa isang abogado, na katulad niya, napaka-bobo niyang abogado. Ano, kahit pa din ako? Totoo ba? Mia Pucci, salamat po. Pero sa akin, still mas matalino pa rin siya sa akin. Si Attorney Claire, Attorney... Oto mo.
mas matalino pa rin siya sa akin. So, ibig sabihin, bobo daw si Atty. Claire tsaka si Atty. Libayan, mas matalino siya, pero hindi siya bobo. Bobo talaga. Bobo nga. Bobo talaga. Tama? Mas matalino daw sila sa kanya, pero bobo yung dalawa. Eh di bobo ka nga. May definition. Tama ba? Ba't ganun? Ano nangyari? Mukha ka ng tanga ngayon dahil sa vlog mo. Kaya stick ka na lang sa pagiging driver. Si tatay nakalimutan gamot niya. Alam, nakahide na ako. Hinahide na ako. You know? Ang kwente. Duwag ka pala eh. Ay, sa bagay, oo nga pala. Inamin mo na rin o pala yan. No? Bangag yata yan. Alak patang. Si Atty. Libay at Atty. Claire, di nila alam na bobo sila. Si Kayo alam niya na bobo siya. Pero may problema dyan eh. Ariel. Ito. Ito kasi mahirap dyan eh. Sa gusto mo sabihin eh. Ito. Sino ba yun? Ito. Of course, kung titignan tayo, mas matalino ka. Mas matalino ka naman talaga eh. Makitang-kita naman eh. Bobo lang ang magsasabi na mas matalino ako sa'yo. Yun. Tanggap ko yun. Paano natin i-reconcile yun? Paano kaya, no? Wala na. Ano to? Salad ng bobo. Ito, mas matalino daw yung dalawa, si Atty. Libay at si Atty. Claire. Tapos ito, hindi siya bobo. Tapos bobo ko. Tapos sabi ni Melo, bobo lang daw magsasabi na mas matalino siya sa akin. Awkward pause. Parang, paano? Paano natin? Gagi, sukatan na ng intelekto. Sukatan na ng intelekto. O, ano, parang, pero I'm sure sa sarili mong claim, sinabi mo bobo si Atty. Claire at Atty. Libayan. Pero at the same time, inadmit mo na mas matalino sila sa'yo. Pero hindi ka bobo. Yun ang bobo. Tama? Tama? Gagi. Salang-sala ang pagkabobo. Tama ba? Formula, hindi bobo manong driver, pero bobo si Atty. Claire at Atty. Libs. Pero mas matalino pa din daw sa kanya yung dalawang attorney, pero hindi siya bobo. Sana ma-explain mo to kayo. Hindi, bobo siya. Kasi hindi siya bobo, pero mas matalino sa kanya yung dalawang bobo, siya yung bobo. Tama? Pinapalabas niya na mas bobo siya. So, okay. 5 stages of bobo. No, 5 stages of bobo. Tama ba? Sorry. Tatang pa iniwala niya. Kaka-trigger yung tatang na yan. Sino ba yung ungas na yan kayo? Balateros. Boboception. Naman ang sinabi niya. Nakakabobo. Boboception. So, after ng idiot, imbecile. 5 stages of humbleness. Good afternoon, Sir Kayo. Hello, Gregor Yutan. So, may stages to ng bobo. Oh, mag-VP ka muna. Nung sinabi sa kanya, mag-president ka muna. Ang sabi niya, karapatan ko yon, pero hindi karapatan ni Atty. Claire. Tama. Tapos, at the same time, ang sabi niya, hindi naman daw issue dun yung no comment. Ang issue daw ko ni stand. Yeah, kaya naging issue yung no comment, kasi nga, hindi sinagot yung stand.
Tatang na bobo. Bobo to the power ang sagot niya. The only thing I know is I know nothing. May normal bobo, may super bobo din, may spend. Kakatuwa sa comsec nila. Pero, so matalino si Tulfo. Teka. Naka-hide pa rin ba ako? No comment muna. Tingnan natin. Naka-hide pa rin ba ako? Tingnan nyo nga. Ayan, nag-no comment ako. Gagi, top tier. So, ano? Parang yung fabulous, ano, no? Marvelous. Di ba? Parang ganon. Naka-hide ka. Wala. Kasi mo, grammars mo. Naka-hide pa rin. Wala pala ito eh. Wala pala ito si Spencer eh. Baka ma-hide siya sa akin. Kabutas, mas matalino siya sa... Ano? Tony Kabutas. Oo. Oh. O, tingnan mo ha. Eh, kasi si Rapi Tulpo, eh, dinimanda ni... Tatang, tingnan mo ha. 170 nanonood sa'yo. Sa akin, 570. O. Oh. Tapos 43,000 yun mo sa akin. Ano ba yan? First class bobo. Ikaw ba sinagot ka ng tama ni Spencer ang sagot mo? Trolling. Sagutin mo tanong bakit ano na? No comment ang gusto mo, depensa. Explain mo para kang bata. Tapos sabihin mo, di bang panalo ka? Ha? Ano daw? Isa pa ba itong bobo? Kaya nga, no comment ang lagi namin sinasabi eh. Para makuha niya yung point. Mukhang hindi mo rin nakuha yung point. So kasama ka sa class S na bobo. Kaya nga, no comment lagi sinasabi namin eh. Bakit? Para makuha niya yung point. Di ba nagre-reklamo siya? Nagre-reklamo siya na no comment lang yung defense ko. Iyan nga yung point. No comment. First class bobo si Spencer. Eh di si VP Sarah trolling din yung sagot. Bobo talaga. How does it feel? Bobo apocalypse na to. Sinusugod ka na kayo. Bobo si Meloya pero mas matalino siya sa abogado. Pero si Kayo, bobo din daw, sabi ng mga mas bobo daw abogado na si Spencer. Ang hirap, no? Paano kaya? Oh, kasama siya dun sa mga bobo. Kasama sa class S. Ano kaya? Mag-comment tayo. Takpan mo yung tambudyo. Pakitakpan yung tambudyo. Tatang, pakitakpan nga po yung tambudyo. Movers na ba to? Hindi ba, kailangan lang ng ano... Kailangan lang makasinghot ng konting ano para gumana siguro. Ganun. Ayoko na makinig doon ang bobo. Ne, ano lang naman suggestion? Suggestion po, tang. Pakitakpan po yung tambudyo. Diba? Magandang idea yun, loko. Diba? Ay, kaso hindi... Pakitakpan po yung tambucho. Tapos pakisara po yung bintana. Konting utak lang tang. Hindi, tama di ba? Step 1, takpan ng tambucho. Step 2, isarado ang mga bintana. Hindi. Message sent, gagi.
Gagi. Baka sumunod. Tanga pa naman yan, oy! Ay! Joke lang ka mo. Sabihin nyo, joke lang. Baka sumunod yan. Tanga pa naman yan. Joke lang ka mo. Joke lang ha. Sabi matulog. Joke lang. Joke lang ka mo ha. Baka seryoso. Tanga pa naman yan. Uy, baka gawin nga. Bobo pa naman yun. Oo nga eh. Oo nga eh. Uy, sabihin mo, Joy. Yung mga sabay hindi na-hide. Teka nga. Baka gawin, bobo pa naman yan. Ako pasisihin yan. Teka. Ito. Tingnan nyo, Maita. Mag-abang kayo doon. Ito. PM nyo. PM nyo. Ito. Ah, tige. Atin. Enak lang ka mo, tingkay. Mas ma'am. Ito. Ah, tingnan nyo ah. Joke lang daw po yung step one. Takpan ang tambucho. Step two, isarado ang bintana. Step three, matulog. Joke lang daw po yan. Huwag nyo po gawin. Thanks. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Ato. Ay, ba't kamatis pa rin yun? Ay, tika. Mali. Kamatis pa rin yan. Tika. Mali. Tingnan ko kung tumagal ka. Ba't ganyan? Dapat tool for analytics yan ah. Yeah. Oh, game. Abi, pipilitin niyo ako makipag-debate kay Kachongo. Abi, yung palang oras na pumayag ako makipag-debate kay Kachongo. Talo na agad ako. Kasi... Oh, ito. Ay, gagi. Nasaan yun? Asan ba yung ano ko? Asan ba yung message ko? Lo. Ba't ganun? Awa niya. Ay, yun lang. Ay, okay lang kung takot ako. Gusto mo si Atty. Libayan ang palabanin mo sa akin. Oh. Asan na ba yan? Si Atty. Libayan. Sininkupit. Pag-usapan namin ng issue ng Pilipinas. Uulitin ko na nga lang. Joke lang daw po yung step one. Takpan ang tambutso. Step two. Step 2, sarado ang mga bintana. Step 3, matulog.
matulog ng mahimbing. Joke lang daw po 'yon, daw po 'yon. Huwag niyo daw po gawin. Sabi ni Kayo. Thanks po. 233 sa list. Ito. Oh, yan. Oh. Oh, yan. Ito. Oh, oh. Ito. Oh, yan, oh. Joke lang daw po. Na, ano na ba? Tingnan nga. Wala ba? Tingnan nga, ano ba? Baka yung konting nalalaman ko, eh, mapunta pa sa kanya. Ito. Kita ba? Lumitaw na. Sayang lang oras ko dyan kay Kachongo. Joke lang daw po yung kaya step lang, one. Kaya ko lang kinokontento kasi binabanggit si Attorney Claire Castro. Parang sinasabong niya ako kay Attorney Claire Castro. Eh, tinan mo yung... Tanga na ito! Bakit naghahanap ng kaaway si Lolo? Sabihin nyo, click niya end live. Sabihin nyo, click niya end live para makakomment ako. Katarantaduhan nung... Sinasabong mo yung sarili mong tanga ka? Kachong. Mababa nga subscriber ko eh. Oo. Mababa nga subscriber ko. 43,000. Ano ka ba? Oh. Ano, nakita pa rin ba, guys? Takbo nga si... Hindi ko didibati si Kayo kasi bobo. Oh. Ayoko nang madagdagan yung kabobohan ko. Kung gusto niya si Attorney Libayan, kahit magpag-u... Nanadagdagan ba yung kabobohan? Bobo rin talaga to, no? Kaya ka nga bobo kasi nabawasan ka ng katalinuhan. Hindi na nadagdagan ng kabobohan. Nababawasan ng katalinuhan. Ang bobo. Gulong-gulong ako. Uy! No? Oo. Joke lang daw po yung step one. Lalaban niya ako sa napaka-bobo na ka. Hindi nga, tinan mo, pangasal. Sabihin mo, ganito na lang. Sabihin niyo kay Attorney Kabutas, ako kadibatihin niya ako kahit 10 minuto lang. Magpapaliwanagan lang kami. Yung bobo mo yan? 10 minuto lang para hindi na... Ang tigas ng mukha nito talaga. Ang tigas talaga ng mukha nitong mga to, no? Man, mag-aksaya ng oras. No? Eh pagka si Kachongo. No. Oh, yung amo mo nga umatras eh. Oh. Hindi ako lumalaban sa ano. Hindi ako lumalaban sa bobo. Eh lahat na nga ng tao sinabihan mong bobo eh. Ikaw na lang yung natitirang matalino, tanga. Oh. Nawala yung comment mo Kayo, wala na. Ayun lang. Gagawin nyo. Yun lang. Ganda naman yung at least nakita niya, wininingan ko siya. Sabi ko, joke lang yun ha. No comment. At least nakita niyo ha. Nakita nyo, 2 beses ko pang tinipe doon. Joke lang daw po yung step 1, takpan yung atambucho. Step 2, sarado mga bintana. Step 3, matulog na mahimbing. Yari ka, Tony Libayan. Kasabihan mo yun eh. Tulog na mahimbing. Tapos nalagay, 233. Basta ako nagsabi ako sa kanya na joke lang yun, ha? Okay? Baka gawin ni tanga, eh. Di ba? Basta ako may diskonsensya ko, sinabi ko, ha? Sinabi ko na huwag gawin, ha? Ha?
Ang muscle niya mga PWD. Oh. Sarap, sarap tulog niyan. Kami witness, di live stream ko pa ha, di live stream ko pa twice ko sinabi ha. Oh, twice ko sinabi ha. Oh, wala tayong ano dyan ha. Sabi ko joke lang yun, wag mong gagawin. Di ba? Si Lolo mo hindi pa nainom ng gamot. Nakikiride pa yung isang gulay. Oo. Nakikiride pa lang yan. Teacher Mark reacts, talagang ginaya oh. Clear, clear. Oh, yan ha. So guys, 2 p.m. na. Nagulo yung kay Mayor Magalong. Pero yun lang naman, no? Parang parang Finlex lang naman ni General, ano? Ni General's ano, viewpoint ba yun? Finlex niya lang kasi yun nga, legendary nga si Mayor Magalong sa kanila, sa community nila. And then yun, na ando sa listahan. Yun lang naman. Pinagtitripan yung matanda. Basta ako sinabi ko ng joke lang yun. Okay na, makakatulog na ako ng maimbing nito. Pero hindi ko tatakpan yung tamutyo. Basta hindi ko tatakpan yung tamutyo. Ha? Pero, at least nasabi ko na yung gusto ko sabihin. Na, ayun lang naman yung kinakabahan ako kasi bobo to eh. Baka gawin nga yung sinabi ko eh. Di ba? Ako. Okay na yan. Oh, so, paano guys? God bless you lahat, ha? Oh. Hindi ko alam kung ano ngayon. Maybe, lawyer. Yes, kasi magaling akong noon makipagdebate nung maliit pa ako. Okay. Sex or chocolate? Siyempre, sex! Mabilis o mabagal? Mabilis! Lights on or lights off? Mas maganda bukas. Favorite position? Ay, traditional. Pag natutulog po. Ah!